open naman kayo sa dialogue, sakaling gusto nila talaga makausap kayo to personally appeal. Yes, open naman. But when you go to appeal, you must have a factual basis. Importante yun. Kasi, always remember, hindi ito pinagkaila ng DNR when they started doing it. And it's been there for almost 2 years now. Ayan, yes po, isang magandang araw po ulit sa inyong lahat and welcome back sa panibagong video natin. Ngayon pong araw ng Lunes, September 7, 2020. Ayan, so andito po tayo ngayon sa May Manila Bay. At ang oras natin ay nasa 6 ng umaga. Ayan, so may iba tayo. At andito naman tayo ngayon sa May Manila Yacht Club. Ayan, so ayan po yung breakwater. At andito ngayon madaming basura nung nakaraan. So ayan. So kahit papaano nabawasan na. So 2 weeks ago talagang sobrang dami po ng kalat dito. At sinimulan nga po yan linisin ng mga Manila Bay Warriors from MMDA. At talagang ang dami po nilang nakuhang sako-sakong mga basura. Ayan, so ngayon pong araw ng Lunes, ayan po medyo nabawasan na siya kahit papaano. Ayan, so tuloy-tuloy naman po yung paglinis na ginagawa nila dito po, malapit sa May Manila Yacht Club. Ayan, so yung trash boom nga ay isa sa mga dahilan siguro kung kaya biglang dumami ulit ng ganito yung mga basura dito. So nasira nga yung trash boom na nilagay nila na supposedly ay magiging pangsala po nung basura para hindi nga makapasok dito po sa May Baywalk. Dito na yung isa. Dito na mga engineer. Kaya nga nandun niya o. Nabi yung malagong malaman. Ito pa rin. Dito na pala. And isa pa nga din sa mga iniiwasan nila ay yung mabahong amoy po na nagiging dulot nung nabubulok na mga water hyacinth. And sa nakikita natin ngayon, wala na gaanong mga water hyacinth na nadadayo dito. Ayan, wala nang mga nakapasok muli na mga water hyacinth digaya po nung mga nakaraang araw. Ito, marami din dito mga kawayan tsaka mga kahoy. Ayan, talagang hindi rin po yan nawawala sa mga basura po dito. So dadagdag ko na rin, ngayon eh wala na gaanong mga informal settlers dito, hindi gaya ng mga nakaraang araw. Ayan, no? Medyo mas maaliwanas na po itong area dito. Ayan. So dati meron dyang nakatira sa part na yan at tinanggal na rin nila yung mga ilang mga barracks dito na ginawa nung may ginagawa nga pong ongoing construction dito yung para po doon sa May Sewerage Treatment Plant. Ayan, medyo naging maaliwalas nga po ngayon. So nung nakaraan yung basura eh halos sagad po dyan sa May outlet nitong STP. Ayan, so kahit paano eh malaki na po yung nabawas sa mga basura dito. Ayan, so ito po ay hindi lang basura ng Maynila bagkos mga ano na to, samot-saring basura mula galing sa iba't iba pong lugar at mga karatig lugar po dito sa Maynila. Ayan, so ito nga ang nagiging bagsakan o bang tawag doon
catch basin ng mga basura po itong Manila Bay. Ayan, so meron dito yung mga water hyacinth, yeah, halos ayan, nabubulok na. Ayan. Pero syempre mas okay ngayon dahil wala na mga pumapasok ulit ng mga water hyacinth di gaya po nung mga nakaraang linggo na pagpunta po natin. Ayan, so kahit dito sa may outlet ng STP, ayan, meron ding mga kalat, so kasama pa rin yan doon sa mga nakita natin sa kabila. Ayan, mga karamihan ay mga styro talaga. Ayan, naglalakad na po tayo ngayon papunta doon sa napaka-controversial nga po na Dolomite Sand na nilalagay po doon sa may malapit sa may embassy. Ayan, at sa paglalakad natin dito sa may Baywalk, ayan, wala tayo gaano nakitang mga informat setters na, at isa mga vendors meron pa rin konti na, pero di na po kaya sa dati na talagang madami pong vendors dito. Ngayon ay meron po mga pailan-ilan na lang. Ayan, so biglang ano nga, biglang aliwalas itong Manila Bay. Ayan, so andito na po ang DPS Mandaragat para sa gagawing clean up operation po ngayong araw. So yung nakita nyo po yan, yung mga styro na yan, yan yung gamit doon sa may trash boom na nasira nga po. Hindi ko rin masasabi kasi, kumbaga, di ba yung dagsanga ng basura, hindi mo rin maano eh. Masabi, katulad niya, malinis ngayon, tapos kinabukasan, ang dumi. Oh, I mean, doon sa may yacht club, para for example, today, malinis na kagad lahat at sing zero na. Para kinabukasan, wala na. Amer, bago na ulit. Dapat full force. Kumbaga, join talaga. Pero hindi, tutulong naman kami. Kaso nga lang, inaano muna namin siya. Ito, syempre, yung area ninyo, di ba, kailangan malinis na bago doon. Actually, join naman kami lagi dati, lalo sa embassy, di ba? Pero pag halimbawa natapos na namin itong ma-clear out to, pupunta ka doon naman sa kapila. Yun. Ayan. Thank you, madam. Okay po. Ngayon malinis. Wala silang masyadong ano na lang. Ayan, since last update natin noong Sabado, ayan, laki na ang in-improve ngayon dito sa may mga batuhan. Ayan. Wala na gaanong basura. Ayan po. Ayan. So, si Ma'am Marisa ay ang team leader po ng DPS Team Mandaragat. Ayan. So dito wala talagang gaanong basura maliban nga lang doon po sa may Manila Yacht Club, dahil doon halos lahat naipon po yung mga basura. Although dito nung mga nakaraang linggo ay meron din mga kalat, pero syempre ayan, sa tuloy-tuloy nga na clean up operation, ayan, wala ng mga basura ngayon.
Tuloy-tuloy po yan yung clean up operation nila mula Lunes hanggang Linggo. Ming Ming! Kit ng pwesto yan. Anong basis? If there's a basis that will harm our environment, I think DNR knows it better than it. Kasi sila yung namamahala ng pamamalaga ng kapal ko. Now, if there's a basis, why not? Because I'm here to protect the general welfare of the people and the security of the local community. But for now, these are... sabi niya no, sabi niya niya. And I think experts should come in. And proper authorities really look at it. For the meantime, kung ang basis lang, impression, ang pangit naman niya. Kasi it's long overdue for the people of Manila to have a clean water in Manila Bay, in Riverside, and creeks. That's why in our own little way, we are continuing relentlessly trying to clean solid materials in our respective creeks, rivers, and hindi naman may kakailangan. Sa awa naman ng Diyos, I'm grateful to DPS and those teams na nakatalaga. Again and again, until walang lumalabas na scientific or proven by the scientists, specialists, we must continue and support and be grateful. I am grateful as Manileño, not only as mayor, but I am grateful that marami na nagdaang mayor. Wala naman lumingin dyan. City of Manila, MDNR, through the order of President Duterte, and heeding the call of the Supreme Court to really address Manila. And I hope that other neighboring LGU will do the same. Because, as you can see, Manila Bay is big. It's not only Manila. But on our part, on our end, we're happy. And we're happy because there will be SPT. And that's the key to that development. Let us not forget what is the purpose of redevelopment and putting vertical and machineries in the area so that naturally, one way or another, maybe a year, 5 years, 10 years from now, water of Manila Bay will be clean. And hopefully, other cities and localities will do the same. Last na lang, Yor, may open naman kayo sa dialogue sakali po sila na talaga makausap kayo to personally appeal. Yes, pwede naman. But when you go to appeal, you must have a factual basis. Importante yun. Kasi, always remember, hindi ito pinagkaila ng DNR when they started doing it. And it's been there for almost 2 years now. Up to 2 years now. Going 2 years. Then all of a sudden, when it's now beautiful, may nakikita tayong problema, then let's see if it is a problem. But one thing for sure, walang basura yung portion namin. Yeah, that we will try. Now, to clean the water, hopefully, maging effective yung STP. I'm more after to the STP because there are from the east side of Metro Manila, from Rizal, and all other areas. Lahat ng tubig niya dito po sa kami. So, sana someday, trusting here, may awan dyan, maging malinis yung water itself through this facility. Thank you. Ayan, so akit na tayo ulit dito sa ano, overpass para makita natin yung development dito sa nilalagay nga po na Lumite Sand.
Ayan, so medyo napatag na yung ibang portion dito ng Dolomite Sand. Ayan, tapos yung nakikita yung kulay gray na yan, so yan po yung geotextile na nilagay nila in between nga nung gray sand tsaka Dolomite Sand para hindi nga sila maghalo. Ayan, so yan po yung engineering intervention na nilagay nila para dito sa paglalagay ng buhangin sa may Manila Bay. So, nag-start na nga din silang mag-distribute at magpatag nung Dolomite Sand dito po sa beachfront na area nitong Manila Bay. Ayan, so once again, ngayon nga po ay araw ng Lunes at ang oras na po natin ay 6:47 po ng umaga. Ayan, so galing tayo doon kanina sa may Manila Yacht Club at nakita nyo naman po na medyo marami pa din yung mga basura, although malaki na yung inimpis ligaya po nung mga nakaraang linggo. Ayan, so yung Dolomite Sand na yan ay galing po sa Dolomite boulders na dinurog para maging buhangin nga po. Ayan, so yan po yung isa sa mga pinaka controversial ngayon. Yun din ang isa kong tinatanong.